Okay, so sa mga best, welcome to another video. So yun, ito na nga. Ito yung gagawin natin ngayon. Magpapalit tayo ng bagong bulb. Ayan. Dito sa ina-assemble natin na XRM. So ilalagay natin dito sa lumang block yung bagong bulb natin. So ang gagawin natin is, nakita nyo naman sa title. So ito, i-grind muna natin mga idol. Ayan. So gagamitan natin ng dalawang grinding compound. Isa is yung yan, course C-O-A-R-S-E. May makita niyo. Yan. So, ito yung mag-aspang. So, ito muna yung gagamitin natin. Tapos, after nito, ito naman. Yung fine. Yan, yung fine grinding compound. Ito naman yung manipis. Yung pino. So, yun. So, after natin i-grind to, kakabit na rin natin yung spring. Yung bulb spring. Yung rocker arm tsaka yung camshaft ng idol. So ang gagamitin lang natin is hose. Yan yung maliit na hose para mag-crash ito. Yan, mas madali mga idol. Yan. Tapos papasok muna natin ito dito sa block. Yan. Ito. Yung maliit is exhaust. Pasok muna natin yan dito. Tapos lalagyan natin ng grinding compound dito mga idol. Ngayon, papasok natin ito. Yan. Yung hose dito. Yan. Dito. Ilagay natin. Yan. Papasok natin dito sa stem. Bulb stem. Tapos ngayon, gagamitan natin ng barena mga idol. So ito. Pwede natin gamitan nito 6mm na bala ng or pangbutas ng bakal or ito yung round bar na 6mm din. Yan. So ito naman yung ipapasok natin dito sa kabilang dulo ng hose. Tapos ikakapit natin sa barena para mas mabilis yung pang-grind natin. Okay mga idol, so nag-grind tayo ng bulb or ng mga barbula natin kasi para maiwasan natin yung pagkakaroon ng singaw dito sa bulb natin mga idol. Dahil sa compression. So, yun. So, possible kasi na magkaroon ng loose compression. So, mararamdaman natin. Pero, hindi naman siya sobrang loose talaga. So, singaw lang yun, mga idol. So, kaya mas maganda kung ginagrind natin yung mga bulb natin kapag nagpapalit tayo ng bago. Pero, okay lang naman, mga idol. Para sa akin, so, okay lang kahit hindi natin i-grind. Basta wala lang singaw. So, sure lang natin na walang singaw. So, importante din kasi, mga idol, na yung bulb natin is flat na flat siya dito or flat seated siya dito sa ano bulb seat natin mga idol. At ko lang sa apto mga idol. Tapos kapit na natin itong round bar. So ito na lang gagamitin ko. Kesa dun sa drill bit. Ayan, sa drill bit na 6mm. So ito na lang para walang talim. Kung wala naman kayong ganito, pwede naman drill bit na lang gamitin nyo na 6mm. Ayan, mas maigpit yung hose dito sa round bar, mas maganda, mas so mas madaling gamitin. Kapit ko na rin muna to. Tapos mga idol, ang gagamitin yung barena is yung may variable speed mga idol. So, pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Okay.
Okay, so check natin mga idol. Alasin natin itong hose. So kung makikita natin mga idol yan. May kain na siya. Ayan. So yung pino naman gagamitin natin mga idol. Putil yung goma. So check natin yung ano niya. Yung pinaka parang pinaka grind niya. So pantay na mga idol. Yung pinaka grind niya dito sa bulb seat. Pinasa na lang natin mga idol. Tapos ito naman intake, sunod natin. Nakikita natin yung pinagrind din. So pantay na. Okay. Okay mga idol, so ito na yung kompletong parts ng head natin or yung cylinder head ng ano XRM. So, yun. So ito yung dalawang pirasong bulb seal. Yan, so original, genuine. Honda, 100 pesos isa. Camshaft. So yung camshaft ng XRM natin mga idol. Yan. Stock up to. So pinalitan ko ng bearing galing dun sa ano sa parts bike natin. So kinalas ko yung bearing nito. Tapos kinuha ko yung bearing ng parts bike, tapos nilipat ko dito yung bearing. So ingat lang kayo mga idol, kasi meron ditong Bendix gear sa loob nito. Yan. So ito kasi sa camshaft, ito yung ano, hindi ko alam kung anong tawag dito. Comment nyo na lang sa baba kung anong tawag dito sa mga idol. Yan. So pag inikat mo pa ganun, umiikot siya, pero pag pabalik na, so sumasama na. Yan. So may bendix kasi sa loob, kaya ingat kayo pag kakalas ng bearing, kasi minsan nawawala yun mga idol, nahuhulog, nakakalas. So yun, so pag tinanggal, so ito sabayan mga idol,
Pagkabit, sabay din para hindi makakalas yung bendix dito sa loob nito. Okay. Rocker arm. Pin ang rocker arm, mga idol. Yan. Tapos ito. Screw. Hanap lang kayo ng screw, mga idol. Para at least, ito yung kakasya. Yung kakasya dito sa pin ng ano, rocker arm yan. Para hindi kayo mahirapan pagpasok tsaka pagkalas. Yan. So, sakto lang yung screw na dito, para dito. Ito, size 14 to, mga idol. Yan. Pwede nyo rin gamitin yung ano, yung sa side mirror. Yan, pwede yun. Yung extension. Tapos, ito. Yan. Valve spring cover. Tapos, valve lock. Apat na piraso. Tapos ito, ito yung tinatamaan itong ano, mga idol. Hindi ko rin alam kung ano tawag dito. Comment nyo na lang sa baba, mga idol. Apat na pirasong valve spring. Yan. Ang maliit sa loob. Mas yung malaki sa labas. Yan, ganyan yan, mga idol. Okay, so kabit na muna natin itong valve seal. Tapos meron pa pala, mga idol, ito. Yan. Valve breaker tawag, yung pangalan. Valve breaker tool. So, dalawang piraso yan, mga idol. Ito, yung kapag ibabalik mo na yung lock, yan. Tapos ito naman yung pangkalas. Pagkakalasin mo naman yung lock ng valve. Yan. So, ipupush mo lang. So, stopper siya. Ito yung stopper sa loob. So, ipupwesto natin to dito. Yan. Yan, nakapwesto yan dyan, mga idol. Stopper siya nung valve natin. Para madaling ilock yung valve lock tsaka spring. Okay. Palit-palit naman ito, mga idol. Parehas naman ang tension ito. Ito mo nang maliit. Tapos yung malaki. Ngayon natin itong cover. Tapos yung lock. Pantay siya dapat pag ikakabit natin. Okay, mga idol, so nakakabit na. Gamitin na natin to. Pwedeng itulak na lang natin, mga idol. Or pwedeng pukpukin din. Yan. So itutulak lang, okay na. Nakalak na, mga idol. Nakabila naman. Nag-i-snap siya, mga idol, to. Tumutunog siya. Tumutunog siya pag naglalak. Okay. So, kabit na natin yung camshaft, mga idol. Lagyan lang natin ng oil. Para madaling kabit. So, ito yung bearing.
So yung cam gear mga idol, so hindi ko muna ikakabit. Pag-assemble na lang ng motor kasi kailangan pa i-ano yun, i-set sa timing ng magneto. Yun. So ito muna. Tapos ito naman, rocker arm lang mga idol. Tsaka ito. Comment nyo sa baba kung anong tawag dito mga idol. Okay. So kahit magkapalit naman ito mga idol, parehas lang naman yun. Ganarin natin ang langis ito para madaling ipasok. So kapag tatanggalin mo itong screw mga idol, diyan mo lang yung rocker arm. Yan, okay. Ayos. Okay mga idol, so shoutout muna tayo. Shoutout kay Randy Maunyo ng Allen Samar, Cyrus Sorno, John Vincent Villesca. Yan. Shoutout ulit sa iyo idol. Shoutout kay Renny Boy ng ayun, Doha Qatar. So shoutout sa mga nasa Doha Qatar mga idol. Shoutout kay Benito Kanda. Yon. Shoutout sa iyo idol. So yun, lima lang muna ang shoutout natin mga idol. So comment lang kayo sa baba kung gusto niyo magpa-shoutout. So, pangalan at saka lugar, kung nasa ang lugar ka, mga idol. So, yun, mas okay kasi pag ganun, yun. So, that's it for the video. Thank you for watching. So, kinabit ko muna yung cover, pero wala pang gasket to. So, pag naka-assemble na, tsaka na lalagyan ng gasket, tsaka dito sa kabila. Tapos, yung cover din dito, bag cover. Diba? Kinabit ko na din muna. Hindi ka pa naka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan sa baba, tsaka yung notification bell para lagi ka updated sa mga gagawin ng video. So, yun. That's it for the video. Thank you for watching. As always, ride safe and enjoy riding. Peace.